Okay, ito ay singit na vlog. So, iano natin yung calculator input methods. So, kung meron tayong scientific calculator o any ordinary calculator, kailangan alam natin yung input methods nito. Nakapagbanggit na ako ng iba kanina, ng isa kanina, yung reverse polish notation o yung tinatawag na postfix notation. Yung operation is inilalagay sa huli. Pero meron pa pala yan, yung single step execution. Okay? Yung single step execution, yun yung input tayo ng input ng operations, bracket and parenthesis, and then i-compute niya yung immediate result. Hindi niya agad i-display. Pag prenest natin yung equal sign dun, equal sign key dun sa ating calculator, dun lang lalabas yung ating final result. So, meron na siyang immediate result, pero yung final is ipipress mo lang kapag may equals. Kaya kung makikita nyo yung ibang calculator, dinidisplay yung immediate result sa taas. So, ganun din pag gagawa tayo ng computer programs. Diba? Bago na, diba, meron tayong button na nilagay to compute that to compute. Ang i-display lang nga is yung final result. Okay? So, yun yung lagi tayong sumusunod sa sa immediate execution result. Kasi may formula yun. Computed niya na, pero yung formula is i-display niya once i-ano mo yung equal sign. Okay, yung infix naman, yung infix notation naman, similar to immediate execution. Ito naman, para maging simple, meron tayong unary operator, yung plus. Okay? Pero yung infix is kung paano natin sinusulat yung number sa papel. Kung paano natin isusulat yung, ibig sabihin, kung paano tayo magsulat ng number at operation sa papel, ganun yung infix notation. Ang tawag ng sharp doon is direct algebraic logic. So, kung paano isinusulat yung papel or kung paano ini-specify o minamanipulate algebraically yung given o yung mga numbers given, yun yung ginagawa ng infix. Kung paano tayo mag-solve ng algebra sa papel, manually, ganun din yung ginagawa ng calculator na may infix notation. Ang tawag ng sharp doon is direct algebraic logic. Pag Casio naman kayo, visually perfected algebraic, visually perfect algebraic method o VPAM. Kaya pala yung VPAM sa Casio, infix method pa lang, infix notation pala yon. So, di ba may mga calculator yung Casio na visually perfect algebraic method. So, yung pala yung VPAM na yun. So, alam ko na yung tawag ngayon. Next is yung basic notation. So, pag sinabi mong basic notation, ito, papasok na naman yung programming languages. Kinuha to sa basic programming language. Yung mga parameters is required in brackets. At dinidisplay yung result by using print. Diba? Print or equals. Okay? Pag sinabi kasing print, yun is display. So, print or equals, pareho lang. Yung 10-key notation, yun naman yung input method doon sa mga accountant, yung mga accountants naman yan, yung may piniprint na maliit na papel. Diba? Yung maliit na papel, yung printing calculator, yun. 10-key notation yun. Yung 10-key naman is, nagkikip siya ng running totals na parang sinasam mo. Ina-add mo yung mga numbers. Pero, ang kagandahan doon, nagre-record siya ng running totals. Kasi, pag print mo yon, nakikita mo yung in-input mo. Then, yung total. Then, kung magko-compute ka pa ulit, yun na yung hanggang sa
mapuno niya yung papel. So, yun na yun. 10 key input. And then naman yung mathematical display, yun naman yung calculator na meron ako. Na pwede mong i-display yung mix number o mix fraction with fractions and their decimal values. So basically yun lang siya. So ba't ko sinabi na ganun? Kasi agay nung ano, yung anong tawag nito, yung infix method, yun yung ginagamit natin pag ano, pag nagpo-program tayo at may formula, infix method yung ginagamit natin. O yung wala, or infix method o yung immediate execution o single step. Kasi kung mahaba yung formula, single step yun. And then kung maiksi lang, infix method. So, yun. At saka yung, ano, di ba, sa calculator pala, pag gumamit ka ng reverse Polish notation o yung RPN, meron siyang stack, meron siyang built-in stack na pwede mong ilagay dun yung mga, kumbaga, yung stack is yung memory ng calculator. Most calculators have that. So, again, another data structure concept. Kaso nga lang sa calculator and scientific calculator, yung stack, yun ang ginagamit nila. So, yun lang po.